May na po kamo sa Di Bicol. So sa video po natin ay mangunguha tayo nitong mga talbos ng kamote para ating ilalagay sa ating nilagang tilapia. Oh, yummy. So, ito guys, oh, sobrang taba nito, sarap nitong sa ilagay sa nilaga natin mamaya. Uy. Ito oh, ang tataba po ng ano niya oh, ng puno. Ang sarap nito sa nilaga. Masustansya na, masarap pa, healthy pa. Oh, sampa kayo. Kaya sa may mga lupa dyan na may mga espasyo, ay magtanim na din po kayo para ay tipid na, ay makakatipid na kayo dahil anumang oras ay may makukuha kayong pang-ulam. Yan guys, oh, hee! Di pa, oh, ang tataba ng puno niya. At salamat Lord dahil umulan na ulit dito sa bundok. Kasi ilang buwan din po hindi umulan dito. Uy, sarap nito, panglaga. Pang mukong pigtaan naman din maso. Pigbababawsan. Sinalabunan. Tadi, oh. So guys, oh, ang tataba. At syempre, kahit nga guys, iibabaw nyo lang to sa inyong mga sinaing. Tapos, mayroon kayong alamang o kaya bagoong sausawa nito. Uy! Sausawa na may silisili. Ang kasabihan dito sa amin guys, dito sa Bicol, pag masarap, siram sana. Oh. Uy, ang tataba guys. Oh. Nag-iintay na nito. Nag-aantay na nito yung tilapia na paglalagyan natin ito. Sarap, sarap. Masustansya na. Healthy pa. Oh. Mapadahon guys o kaya mapalaman ay mapapakinabangan sa pagtatanim ng kamote. At syempre, masustansya pa. Kaya naman ay yung may mga bakanting lupa dyan ay taniman nyo na ng kamote. Dahil ito ay napakasustansya. Laman o dahon ay talagang inyong mapapakinabangan. Ayan guys, ito na yung aking mga nakuha na super fresh at masustansya para sa para sa gagawin nating nilagang tilapia. Uy, salamat po kaninyo ngamin.